Balik tayo rito sa Kasiglakan Village sa Rodriguez Rizal. Umaasa pa rin ang ilang residente na may masasalba pa silang mga gamit. Wala pa rin po kuryente at pahirapan ng tubig, pati gatas ng mga bata, pinoproblema nila. Mga kapuso, ipinakikita po namin sa inyo ngayon ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa Kasiglakan Village. Ma'am, saan mo kayo pupunta? Ano yun? Kukuha kayong gamit o titignan nyo yung bahay nyo? Opo. Maglilinis? Opo. Okay. Salamat po. Kung makikita nyo yung itsura ng kalsada, wala pa rin hong pagbabago. Puro putik pa rin. Yung mga basura, ayan po. Mga gamit namin, lumubog po. May mapapakinabangan pa ho ba, ma'am? Wala na, sir. Wala na? Opo. Ano hong pangangailangan? Siyempre, tubig. Wala pa rin tubig? Wala pa. Kuryente ho? Ayan, mga kapuso, wala pa rin kuryente. Subukan pa ho natin makapasok dito. Ipakikita ko sa inyo. Yung basura ho, nandyan lang muna sa kaliwa. Tinabi muna. Opo. Opo. Doon pa ho sa loob. Mga kapuso, mas mataas yung putik na tumabon. Nakita nyo ho, mga kapuso. Sinusubukan ho nilang may maisalba pa silang gamit. Ano ho ang kailangan nyo ho? Pagkatas lang ang anak ko. Tapos yung asawa ko, buntis ko. Nagdadalang tao ho. Kamusta ho ang bahay nyo muna? Wasaw po, sir. Yan ho, mga kapuso. Pinaririnig namin sa inyo yung kanilang mga kailingan para ho makarating sa kinukulan. Salamat ho. Salamat. So, dito na ho yung parang command center ng PNP at ng Philippine Army. Kung papasok pa ho doon, yun yung sentro ng kabahayan na pinerwisyo ho ng tubig, ng baha. Hanggang dito muna tayo, makikita nyo ating mga kababayan. Sila ho yung nag-aantay ng relief. Kung ano mang klaseng tulong ang pararating, dito ho yan, pinamimigay. Yun nga lang ho mga kapuso, kung inyo makikita, hindi na ho nasusunod ang wastong social distancing. Wala na rin yung face mask, wala na rin pong face shield. Apo, gagawin po namin yun, ma'am. Kaya po.